Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po't dapat natin siyang bigyan ng papuri't pagsamba. Bago po tayo magsimula, hinihiling ko po ang bawat isa na isilent ang ating mga phones para hindi ito makasagabal sa ating pagpupuri. Magsimula po tayo sa pagtataas ng pangalan ng ating Panginoon. Ibigay po natin lahat ng papuri sa ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Isaiah chapter 6 verse 3. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Dumako naman po tayo sa pagkoconfess ng ating mga nagawang kasalanan. Ihingi po natin ang kapatawaran ng mga ito. Banggitin po natin ito isa-isa dahil alam po nating walang nalilingid sa ating Panginoon. Atin pong basahin ang aklat ng Santiago, chapter 5, verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Salamatan naman po natin ng Panginoon sa patuloy at walang sawang mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Pasalamatan natin siya sa pagdala niya sa atin dito. Basahin natin ang aklat ng Awit, chapter 107, verses 8 to 9. Kaya dapat namang sa Panginoon Diyos ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Ibigay naman po natin sa Panginoon ang ating mga naisin. Isama po natin sa panalangin ng ating bansa. Ipag-pray din po natin ang mga namumuno sa ating lalawigan. Isama din po natin sa ating prayers ang leaders ng ating church. Ipag-pray po natin ang patuloy na patnubay sa ating mga leaders. Ipag-pray din po natin ang bawat pamilya sa ating church. Hilingin po natin ang healing ng bawat isa, physically and spiritually. Basahin po natin ang unang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 12. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang muka, sa puot ay nagngingit-ngit.
Dakilang Ama, tunay nga po na napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat na muli ay nagkasama-sama kami para papurihan ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sa mga gamit na pinrovide niyo para kami maprotektahan. Salamat din po sa mga inihanda niyong pag-iingat para sa amin. Nawa Panginoon ay makitaan niyo ang bawat isa ng pagsunod at pagiging magandang halimbawa para sa iba. Patuloy niyo pong gabayan ang buong church at patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy po nating sama-samang parangalan ng ating Panginoon sa araw po ng ating pong pagsamba ngayon. Dalangin po natin na talagang ang Panginoon po ay maparangalan natin. Nais po nating magsimula sa pagbasa ng kanyang mga salita sa 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13. At ang sabi po dito, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name." Sa ating pong awitin, nais po nating maging panalangin din habang inaawit po natin yung pong panalangin po ng psalmist sa chapter 90 ng Psalms. Verse 17 po, sabi po dito, "May the favor of the Lord our God rest upon us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands." Nawa po habang inaawit natin ito, ay maging panalangin ng ating puso, ng ating isipan, that the favor of the Lord will rest upon us. And tunay nga po katulad ng mga napag-aralan natin, that if we are possessing the characteristics of a true Christian sa Matthew, po chapter 5, ito pong Beatitudes, maging katanungan po natin ito sa ating mga puso. Are we poor in spirit? Tayo po ba ay nag-acknowledge ng ating pangangailangan sa ating Panginoon? We are in need of spiritual nourishment. Do we mourn over sin? Tayo po ba ay mayroon ding mababang puso? Madali po ba tayong pasunurin? Tayo po ba ay uhaw para sa katuwiran ng Panginoon? Tayo po ba ay may pusong maawain? Tayo po ba ay may malinis na puso, may dalisay na puso? Are we peacemakers? Are we standing firmly for righteousness? Ito po yung mga characteristics po na sinasabi po nating Panginoon na tayo po ay mapalad kung taglay-taglay po natin ito. Ay nakatitiyak po tayo na kung taglay-taglay po natin ang mga characteristics po na ito na sinasabi ng Panginoong Jesus. We know and we believe that the favor of the Lord will rest upon us. Awitin po natin ng buong kumpiyansa. May the favor of the Lord rain upon us this morning as we sing this song. Thank you.
Salamat sapagkat dahil dito nararanasan namin ang pagbabago sa aming pong buhay. Tunay nga po na sa iyong presensya sa aming buhay, ang lahat ay nagbabago sa aming Panginoon. Everything changes, katulad ng sabi ng awitin, Panginoon. Everything changes. Kami po ay nagtitiwala, Panginoon, na mayroon kang binabago sa aming buhay. Hindi po namin ito kayang gawin sa aming ganang sarili. Subalit sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan sa amin, ay binabago mo po kami, Panginoon. Kaya po kami patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa lahat ng panahon ng aming buhay. Hindi man namin ito nagugustuhan ngayon. Ito man ay hindi kaaya-aya. Ito man po ay negatibo. Subalit kami patuloy na nagpapasalamat sapagkat ito ay niloloob mo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Adalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng ito na pangyayari sa aming buhay, nakita mo sa aming buhay na kami nagpapasalamat. Nakita mo na kami, Panginoon, ay nagbibigay ng parangal sa iyong pangalan.
Panginoon, patuloy namin inihahasa sa iyo ang aming pong pag-upo at pakikinig sa iyong mga salita. Nawa po Diyos, ay patuloy namin makita ang aming mga sarili na wala kami kung hindi ka namin kasama. At kung hindi namin kikilalanin ang iyong mga salita, Panginoon, na may kapangyarihan din sa amin o Diyos, ay wala po kaming magagawa. Alangin po makita namin, makita mo sa amin, Panginoon, na kami ay longing for your words. That we are poor in spirit, O God. Na ikaw ay hinahanap namin na wala kaming kasapatan kung hindi ikaw ang aming makakamtan sa aming buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito, sa aming pag-upo, ay marinig namin ang iyong tinig, magpakilala kang patuloy sa amin, Lord God. Allow us to hear your voice this morning through your messenger, Pastor Doina. Yan dalangin namin, ibusugin mo ng iyong pagpapala ng karunungan. Marami pong salamat, Lord. At patuloy ko tinataas sa iyo, mga kapatid. Ano man ang sitwasyon nila ngayon, dalangin ko po na laging makita nila at namin ng bawat isa sa amin na kami nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon. Marami pong salamat, we praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray, Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, medyo nakaka-experience po tayo ng masungit na panahon. Halos 1 week na tayong hindi hinihintuan ng ulan po. At sa ganito kalamig na panahon, sa gantong maulan na panahon, napakasarap pong humilata, walang gawin. Yung relax ang ating pong katawan sapagkat mahirap maglalabas. So nandito lang po tayo sa ating mga tahanan at nakarelax. Ngunit mga kapatid, nawa po ang ating pong mga espiritu ay hindi po nagre-relax. Although okay lang po na yung katawan natin once in a while nakakapagpahinga, nakakapag-relax, but then our spirit, yung pong pakikipagrelasyon natin sa Panginoon through prayers and meditation, although our body, physical body is relaxing, nawa po yung ating spirito hindi. Okay? So inaasahan po natin na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagsamba sa Panginoon, kahit na po tayo nasa ating mga tahanan at nakarelax ang katawan, pero gising na gising po ang ating pong espiritu. Gising na gising ang ating puso at isipan sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. We must always worship our Lord doon sa katotohanan at sa espiritu. Yung hindi po lang basta tayo makakaraos. Kailangan pong makita sa atin ng Panginoon yung kumpletong desire o yung ating pong pagnanasa na papurihan siya sa espiritu at katotohanan. So, pinagpapatuloy po natin yung mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, the active faith, at yung pangalawang puntos niya, yung working faith. Nandun po tayo sa pag-aaral ng mismong pangungusap o mensahe ng Panginoon na sinalita po niya sa Matthew chapters 5 and 7. So natapos na po natin, at ang tawag po doon, kingdom ethics. So natapos na natin yung first part niya, which is the Beatitudes, yung mga katangian ng mga mamamayan ng sangkalangitan, the characteristics of kingdom citizens. Ngayon po, pag-aaralan natin yung pangalawa pong topic, which is salt and light of the world. Ayan. Asin at ilaw ng mundo. Okay, so remember, my dear brethren, let us remember that we are not saved
for the sake of salvation. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para iligtas lang. And then tapos na. Marami pong nag-aakalang ganun lang, mga kapatid. Marami pong nag-aakala, maraming taong nag-aakala na yun lang ang pinaka goal ng ating kaligtasan. Kaya marami pong nalilin lang ang diablo, ang kaaway ng Panginoon patungkol doon. Let us always remember that we are not saved for the sake, just for the sake of salvation. It is one of the purpose, niligtas tayo ng ating Diyos para maligtas nga, hindi tayo mapunta sa impyerno at mapunta tayo sa kanyang piling. Isa po yun sa layunin. But it is not the ultimate end. Hindi po yun yung chief end ng ating kaligtasan. The truth is, we are saved for the sake of God's glory. Niligtas tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapurihan. We are saved for the sake of God's glory, for the sake of His name, for the sake of the name of Jesus, of Yeshua, of Yahweh, for the sake of the name of our God. Iyon po ang pinaka-ultimate end. So, kung natatapos po ang ating pong pangunawa dun sa kaligtasang tipong pagkaunawa, pagkaalam ng kaligtasan na para bang iyon lang ang naisin ng Panginoon. Niligtas ka para maligtas, and then pagligtas ka na, pwede mo nang gawin kung anong lahat ng gusto mong gawin. Nagkakamali po tayo. Okay? Masyado pong mababaw yung ganong pagkaunawa, yung ganong pangatwiran. Kaya marami pong naliligaw. Maraming nag-aakalang ligtas pero nakalublob sa mundo. Nakalublob sa kamunduhan. Ginagawa kung ano yung mga hindi gustong makita ng Panginoon. Hindi po ganun ang kaligtasan, mga kapatid. Now, if we are saved, not just for the sake of salvation as its ultimate end, but for the glory of God, for the glory of His name, then there must be something in you. There must be something in me. There must be something in us. Something in us that must be seen, that must be felt, that must be known. Kung ligtas ka, niligtas ka ng Panginoon at ang ultimate purpose, ultimate goal, ultimate end ng kaligtasan mo ay para mapapurihan ang kanyang pangalan, dapat may makikita sa iyo, kapatid. Dapat may maririnig sa iyo. Dapat may mararamdaman sa iyo. Dapat may mapagkakakilanlan sa iyo ng mga bagay na magbubunsod sa kapurihan ng Panginoon. Okay? Sana po na nakikita natin yon. Something that must be seen, felt, known in you that will eventually lead back to the ultimate purpose, to the ultimate goal of your salvation. And that is God's fame and God's glory. Now, nakikita mo ba ang buhay mo na tumatahak doon? Na pag nakikita ka ng tao, napapansin ka ng tao, naaalala ka ng tao, nakikita mo ba na ang resulta ng lahat ng iyon ay kapurihan ng Panginoon? Na pag ay si ano? Ay si Alan or si Susan o kung sino man, pag narinig ang mga pangalan na yan, ang maiisip ng tao, oh, napakabuti ng Diyos ka mo.
Dahil sa buhay ng tao na yan, napakabuti ng Diyos. Totoo ngang may Diyos. Sapagkat alam mo, yung tao na yan ay tunay na pagpapala sa aking buhay. Ganun ba ang nangyayari sa iyo? Or pag nakita ka, ay iyan, pambihira. Iyan ba ang ganyan bang klase ang mga Kristiyano? Ay, manluloko yan eh. Maloko yan eh. Mabisyo yan eh. Ganyan ba yung mga Kristiyano na sinasabi? So, anong klaseng buhay ang nakikita sa iyo? Naglilid ba to sa kapurihan ng Panginoon? Bakit po importanteng malaman natin yan? Why are we trying to learn this truth? Because our next topic, my dear brethren, our next topic of the kingdom ethics is about being salt and light. At yung pagiging salt and light, yung pagiging asin at ilaw ay malalim po ang meaning para sa isang anak ng Diyos, sa isang hinirang ng Diyos. It is important for us to really understand the meaning of being salt and light of this world. Now, we will read first our text. Our text na makikita natin sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. This is our text for today, salt and light of the world. Now we will also be using Luke chapter 14 verse 34 to 35 and Luke chapter 8 verses 16 to 18. Okay, if you have your Bible, kunin niyo po diyan. Kunin niyo po at sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Although ilalagay ko rin to sa PowerPoint natin. Okay? Let us read Matthew chapter 5 verses 13 to 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, so meron po tayong dalawang pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Aside from our previous topic, the Beatitude, that beatitude, yun po yung mga characteristics na nais ng Diyos na ipagkaloob sa atin at dapat nakikita ng mundo sa atin, yung beatitudes na yan. And then papalalimin pa ng ating Panginoon ang meaning ng pagiging hinirang mo. Sino ka? And these two identity ay kailangang nakikita sa atin, being salt and being light of the world. Okay? So dalawa yan, maaring hindi natin ma-take up ngayon yung pangalawa, yung light. But we will study being salt of the earth. That is our number one or sub-point. You are the salt of the earth. You are the salt of the earth. Yan. Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Now, listen very carefully. My dear brethren, if you are a salt, you must be what? If you are a salt, kung ikaw ay asin, dapat ano ka? If you are a salt, you must be what? You must be salt
Ate! Okay? You must be salty. Ay, siyempre naman, pastor. Minimemorize pa ba yan? Siyempre naman, pag asin ka, maalat ka. Kailan pa bang pag-usapan yan? Hindi na kailangan i-memorize yan. Kung asin ka, siyempre, dapat maalat ka. And that is our point. Kung asin ka ng sanlibutan, kailangan taglay-taglay mo ang pagkaasin mo. Or else, hindi ka mo pwedeng tawagin ang sarili mo na asin. Hindi ka pwedeng maging asin kung hindi ka maalat. Okay? Meron bang asin na hindi maalat? Is there a chance that a salt will lose its saltiness? The answer is never, never. Hindi pwedeng mawala ang pagkaalat ng isang asin. That is an impossibility. A salt will never, ever, 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 ever lose its saltiness. It is an impossibility. Now ask yourself again. Ngayon ay seryoso. Tanungin mo uli ang iyong sarili. Asin ba ako? Tanungin mo ang iyong sarili. Asin ba ako? Kung ako ay asin, kailangan taglay ko ang pagiging ano? Maalat. Kung hindi ako maalat, hindi ako asin. Are you a Christian? Are you a child of God? Are you an elect? Hinirang ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? I'm telling you the truth. Kung ang tatay mo ay ang Diyos, kailangan kamukha mo siya. Okay? Ganun po kasimple ang usapan. Kung ang tatay mo ay banal na Diyos, makatuwirang Diyos, galit sa kasalanan, kailangang makita mo ang iyong sarili na kamukha mo ang Diyos. Kung ang tatay mo ay Amerikano, hindi ka pwedeng lumabas na negro. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Kung ang tatay mo ay maputi, hindi ka pwedeng lumabas na maitim. Sapagkat imposible yon. Kung ang tatay mo ay Amerikano at ipinanganak kang negro, malamang hindi totoong tatay mo ang Amerikano. Ang totoong tatay mo ay ang negro. Okay, if you are a salt of the earth, you must be salty. Okay? Hindi kailanman magkakamali ang Diyos sa iyo. Now, is there may pagkakataon ba na maging na mawala ang pagiging maalat ng asin? Kahit halughugin mo ang encyclopedia, kahit na halughugin mo si Google, imposible po yan. Hindi mawawala ang pagkaalat ng isang asin. Ngunit, hindi mo magagamit ang isang asin kung masyado itong nahahaluan ng maraming ibang compound. Like the white coral sand na pag inani mo yung asin ay maraming halong mga buhanging kamukha ng asin. Hindi mo ma-distinguish. Hindi mo siya pwedeng gamitin. Hindi mo siya pwedeng ihalo sa pagkain at magamit bilang flavoring. Anong gagawin mo sa kanya?
Kung marami siyang halo, it cannot be used. It cannot be used. You will throw it outside. Yuyurakan lang siya. Hindi magagamit ang pagiging asin. At tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin. Too much worldly things in this world will hinder our use, ang ating gamit. Hindi tayo kailanman magiging kapurihan ng ating Diyos. Kung masyado tayong naglulublob sa mga maraming hindi naman natin kailangan sa ating buhay. Okay? A salt, if too much mixed with other compound, will never be used. Hindi pwedeng gamitin bilang flavoring sa pagkain na gustong iluto ng isang cook, ng isang chef. Itatapon lang ng chef yon. Okay? So, nasan ang kalagayan mo ngayon? Ano ang kalagayan mo ngayon? Purong asin ka ba? Na nasa isang lalagyan na kung kailan nice gamitin ng tagapagluto ay madadakot niya at maipanghahalo niya sa pagkain upang maiserve ang pagkain na yon, at ang huli ay magbibigay ng kapurihan sa nagluto. Sasabihin, wow, ang sarap naman ng luto mo. Wow, hindi pa ako nakatikim ng gantong klaseng pagkain. Nagagamit ka ba ng Diyos readily? Or, pagtingin sa'yo ng Diyos, hindi ka pwedeng damputin, hindi ka pwedeng ipanghalo because too much worldly compound was mixed in you. Masyado kang lublob sa mundo na ito at hindi kailanman pwedeng madampot ng Diyos at iharap sa tao, at ang magiging resulta ay kanyang kapurihan. Hindi ka nakaready. You are not ready to be used by God because lublob ka sa maraming bagay sa mundong ito. Hindi ka pwedeng maging ganoon. If you are a salt, God must use your saltiness anytime because you are a salt. Now, we have two obvious usages of a salt. Dalawa. Ano yung dalawang obvious usage na yan? Being a salt can be used as flavoring, and a salt can be used as preserving. O, ginagamit natin ng asin sa ating bahay para ipang season, ipang flavor. Okay? Hindi magiging masarap ang isang pagkain kung hindi mo aasinan. Okay? Ang isang ulam. Kahit gaano kaganda ang presentation ng ulam na yan, kung kulang siya sa alat, hindi mo may enjoy. You need salt to flavor your food. Yun ang unang ano niya, gamit niya. Pangalawa, a salt also can be used as preserving. Okay? Making food last for a very long, making good food last for a very long period of time. Using salt. Nagagamit ang asin para patagalin. I-preserve ang isang pagkain na nais mong i-preserve. Okay, but kaya nabanggit natin yung Luke kanina. Kasi merong naisulat sa Luke na hindi natin masyadong sa ating kultura, hindi natin masyadong nagagamit. Okay, hindi natin kultura. So hindi, ewan ko lang kung sa ibang lugar dito sa Pilipinas ay nagagamit ang asin bilang fertilizer.
at bilang disinfectant. So, yun po yung dalawang usage na naman ng asin na naidudugtong natin. Aside from our obvious usage of asin, of a salt for fertilizer and for disinfectant. Makikita natin mamaya sa Luke chapter 14 verses 34 to 35. So let us go to our usage. Now, number one is for flavoring. We can use salt for flavoring. We can use salt for cooking good food para pasarapin ang isang pagkain. Okay? Para sa kapurihan ng nagluto. Walang cook. Naalala ko ang aking nanay. Wala pong cook or walang nagluluto na hindi niya inaabangan kung ano yung sasabihin ng mga titikim sa pagkaing inihanda niya. Laging ganon. Pag nagluto ka ng pagkain, titignan mo kung ano reaksyon ng mga titikim sa pagkaing niluto mo. Why? Because you want to be praised. Gusto mong papurihan ka ng mga titikim pag sinabi nilang, pagtikim nila sa pagkain, sinabi, wow! Ang sarap nito, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. You will be glad. You will be maluluwalhati ka. Mag-glorify ka. Dahil nakikita mo na nasisiyahan ang mga kumakain doon sa niluto mo. Okay? Our God use us, the elect, His children, as a flavoring. Flavoring in this earth, in this world. Gagamitin niya ang mga anak niya bilang seasoning, bilang flavoring sa isang sitwasyon para mapalabas niya ang istoryang nais niyang mangyari. At ang magiging resulta ng istorya na yon sa pagdadagdag ng Lord, ng Diyos sa'yo sa istorya na yon ay excellent, good. He will use you as a salt of the earth to flavor a story, to season a story, to make a difference para mapapurihan ang kanyang banal na pangalan. Nakikita mo ba yung sarili mo? Na pag nilagay sa isang sitwasyon, sa isang istorya, ay nagbabago ang isang istorya at gumaganda. At nakikilala ang Diyos sa istorya na yon. Kagaya ng nakikita natin kay Joseph. Kagaya ng nakikita natin kay Moses. Kagaya ng nakikita natin kay David. Na pagka tinignan natin ang istorya na yon at nakita natin kung paano ginamit ng Panginoon yung mga naunang mananampalataya, ay napapapurihan ng Diyos. Nakikilala ang Diyos. Nagagamit ka ba ng Panginoon para magkaroon ng difference ang isang istorya? Ma-flavor, ma-season ang isang istorya? Nakikita mo ba ang iyong sarili? Nakikita mo ba ang pagiging asin mo na pagka dinagdaga sa isang pagkain ay napapasarap mo ang pagkain na yon at ang magiging resulta ay kapurihan ng nagluto ng pagkain na yon. Then number two, a salt can be used for preserving. Ano yung preserving sa Tagalog? Napapanatili. Nagagamit para mapanatili. Okay? A salt is used to make good food last for a very long period of time. Yun pong gamit ng asin. Nagagamit para patagalin ang isang mabuting pagkain. Para magamit ang pagkain na ito. Para abutin pa
ng matagal na panahon. Maging pakinabang para sa matagal na panahon. So, God also can use you to what? To preserve His will, yung kanyang kalooban, to preserve the faith that is essential para magpatuloy ang kanyang gawain. God will use you. Not only can He use you, but He will use you to preserve the faith. Pananampalataya. Remember? Kailan nagsimula ang pananampalataya? Kailan nagsimula ang pananampalatayang Kristyanismo? Kailan? It has started 2,000 years ago. And still, it is growing. Still, it has been preserved until our time today. Why? And how? Because God is using people as a salt to preserve the faith. Imagine kung hindi gagamit ang tao, ang Diyos ng mga tao para mapanatili, para magpatuloy ang pananampalataya. Imagine what is happening in our world today. Kung walang morality, kung walang ethics, kingdom ethics na pinag-aaralan natin ngayon, kung pwede nang gawin kung anong gustong gawin ng lahat ng tao, kung walang basihan ng kung ano, paano mabubuhay ng maayos, kung hindi na matutunton na merong Diyos, na may Diyos na sumasakop at kumukontrol sa lahat ng bagay, dahil wala nang nagsasalita, wala nang nabubuhay sa standard ng Panginoon, ano mangyayari sa mundo? God can and will use you as a salt to what? To preserve the faith. To make faith last for a very long period of time until the culmination of our redemption. Until the day that the glory of God will be revealed. Hindi na nakatago. Bantad na. Hindi na kailangan pang itago. Kundi makikita natin ng mukhaan. Makikita natin ng ating mga mata. Okay? God will use you as a salt to preserve the faith. Yun yung dalawang obvious. Okay? A salt can be used as a flavoring and it can also be used as for preserving. Flavoring and preserving. Now, we will study the other two usages of a salt na makikita natin sa Luke chapter 14 verses 34 to 35. Let us read first. Ayan, for fertilizer first. Let us use Luke chapter 14 verses 34 to 35. Ayan. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? Okay, sabi dyan. It is fit neither for the soil. Meron pang kadugtong yan, pero gagamitin kasi natin yon sa point, sub-point number 4. Now, salt is good, but if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It is neither fit for the soil. Now, tandaan natin mga kapatid, imposible na ang isang asin ay mawawala ang kanyang pagiging maalat. Imposible po yun. Kaya makikita natin dito yung salitang, ay nababasa nyo? If. Hindi sinasabi ng ni Lucas na mawawala. Nagsasabi siya ng very narrow or very ano yan, yung imposibleng possibility. Imposible. Okay, sabi niya, if. Hindi niya sinabing
mawawala ako if it loses its saltiness. Kung mawawala, kung mawawala. Pero hindi po kailanman mawawala ang pagiging maalat ng isang asin. Meron siyang gamit. Ibig sabihin mga kapatid, ang katotohanan, kung tunay kang asin, kung tunay kang ginagamit ng Diyos bilang asin ng sanlibutan ng mundong ito, hindi mawawala at hindi magkakamali ang Diyos sa paggamit sa iyo. Ibig rin sabihin na pag hindi ka nagagamit ng Diyos, malamang hindi ka asin. Okay, tandaan natin yan. We are not saved for the sake of salvation itself. Huwag mong isipin na, oy, tinanggap ko ng Lord, ligtas na ako, pero nandun ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, nanonood ka ng bold. Sumasama ka sa barkada, nakikipag-inuman ka, naglalasing ka, may mga bisyo ka. I'm sorry, hindi yun ang meaning ng pagiging asin, hindi yun ang meaning ng salvation. Hindi magkakamali sa iyong Diyos. If God uses you as a salt, you will be used. Gagamitin ka niya. Because He controls and He is the sovereign in everything. He is sovereign. Siya ang may control. How can it be made salty again? Now, ito, papakita sa atin mga kapatid, yung dalawang natitirang gamit pa na tinuro ni Lucas. Number one is, for the soil. Pag sinabi natin for the soil, bakit anong magiging gamit ng salt sa soil? Anong magiging gamit ng salt sa soil? Okay? Ginagamit ang salt o asin sa lupa para gawing ano? Gawing pataba. Nung panahon sa kultura po ng Israel, sa kultura ng mga Hudyo, ginagamit po ang asin bilang pataba sa lupa. Okay? Kailangan ng maraming amount o volume ng asin na ihahalo, ilalagay sa lupa para gawing mataba ang lupa para tumubo dito ang mabubuting halaman at mapakinabangan nila. Kaya yun po ang konteksto ng pinag-aaralan natin dito sa Lucas chapter 14. A salt can be used as a fertilizer. Okay? Making the soil rich and fertile for good plants to grow and yield fruits para pakinabangan mo. Para magkaroon ka ng pakinabang. So gagamitin ng Diyos ang mga hinirang niya, ang mga anak niya, para ano? Para lumago, mag-grow, ma-fertilize ang kanyang gawain, ang kanyang ministeryo. Nakikita mo bang sarili mo, kapatid, na isa ka sa ginagamit ng Diyos bilang tagapagpalago, bilang abono para maging mayaman ang gawain ng Panginoon, lumago ito at makarating ito sa nais pagdalhan o nais puntahan ng Diyos? Are you seeing yourself? O nakikita mong sarili mo na imbes na magpataba ka ng magpayaman ka at magpataba ka ng gawain ng Panginoon, imbes na isa ka sa magamit para lumago ang gawain ng Panginoon, nagagamit ka ng Diablo para hatakin pababa ang kanyang gawain. Alin doon ang nakikita mo sa iyong sarili? Maliwanag ba sa iyo ng iyong kaligtasan? Maliwanag ba sa iyo ng iyong pagkagamit sa Diyos ay upang lumago
ang kanyang gawain at hindi para ibagsak ang gawain ng Panginoon o ang ministeryo ng Panginoon. Are you being responsible to your obligation as a child of God, as an elect? Are you being responsible? Hindi ka pumapayag na mauhuli ka o maiiwan ka sa pagkagamit ng Diyos upang umusad ang kanyang gawain. Nasaan ka, kapatid? Nagagamit ka ba ng Diyos para sa paglago ng kanyang gawain? And the other one is, yan, the last one is for disinfectant. Yung una, pinag-aralan natin, for fertilizer. God is using the salt, or God is using you to make something grow. Listen carefully. God is using the salt, or God is using you, dun po sa una, for fertilizer, to make something grow. And the other one is for disinfectant. Ano pong ibig sabihin nun? Basahin natin ulit. Ayan. It is fit neither for the soil, nor for the manure pile, nor for the manure pile. It is thrown out. It is thrown out. Whoever has ears to hear, let them hear. Una, ginamit siya sa lupa. Para anong mangyari sa lupa? Para tumaba. At para yung lupa na yon ay maging karapat-dapat na pagtubuan ng mga maiinam o magagandang halaman. Yun ang una, fertilizer. And the other one is for the what? Manure pile. Ano yung manure pile? Ano yung manure pile? Manure is dumi ng tao. Hindi po dumi ng hayop ang pinag-uusapan dito. Dumi ng tao. Kasi mga kapatid, noong unang panahon, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago, wala pa pong toilet. Wala pang toilet bowl. Wala pang CR na papasok ang tao at doon dudumi. Ang kultura ng panahon na yon ay meron isang lugar na pupuntahan ng mga tao para doon lang lupa, doon lang ipile o ilagay ang kanilang mga dumi. Doon lang sila dumumi. Naranasan ko po yan nung bata pa ako, nung nasa bukid pa kami, walang CR. Pupunta kami doon sa kalawakan ng bukid, napakalawak ng aming CR. At meron lang kami isang lugar doon na doon lang kami uupo at doon kami dudumi. Napakatataba ng mga halaman ng mga sa lugar na yon. Dahil nagiging pataba yung dumi. Pero sa isang lugar na constantly nalalagay yung manure o yung dumi ng tao, ano po yung malamang na mag-grow doon? Pagka constantly doon ka dumudumi, lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng pamilya mo doon dumudumi, ano yung malamang na mag-grow doon? Mag-propagate doon? Ano yung malamang? Bacteria. Virus, bacteria. Yun ang malamang na mag-grow. At yung asin, mga kapatid, yung asin ay ginagamit ng mga Israelita noon para ano? Meron silang isang box dyan sa tabi ng kanilang dumihan. Meron isang pile ng asin, box ng asin, para kuhanin nila at yung maraming amount ng asin na yon ay ilagay nila sa manure pile. Ginagamit nila para ano? I-disinfect yung dumi ng tao. Ayun po ang gamit ng asin sa panahon na yon. Yung isang pinag-usapan natin sa point number 3, ginagamit ang salt para i-fertilize ang soil to make something grow out of it. And then yung last sub-point natin, ginagamit naman yung salt para ano? Para i-prevent naman saan? Sa paglago ng isang hindi maganda o mabuting bagay. I-prevent, sabi doon, making the pile of manure unable to spread bacteria, virus from growing. That is the last use of soil
na pinag-aaralan natin. Okay? While you can be used by God to grow the ministry of God, God can also use you to what? To prevent something from growing. Ano yun? Ano yung bad things na hindi dapat lumalago? Sin? Virus ng ating kaluluwa? Kasalanan? Nakikita mo ba ang sarili mo na ginagamit ng Diyos na pagdating mo, ang presensya mo sa isang grupo, pag dumating ka, ang presensya mo ay nakapag-prevent ng pag-propagate ng pagkakamali at kasalanan. Na ang presensya mo, kapatid, ay ginagamit ng Diyos para pagdating mo, ay, nandyan si ano? Nandyan na si Miko. Huwag tayong gumawa ng ano? Huwag tayong gumawa ng mali. Naku, ayaw ni boss Miko niyan. Ayusin natin ang trabaho. Kailangan hindi tayo pa-blessing. Ayaw ni boss Miko niyan. They respect you. That your presence will be used by God so that sin, so that wrong things will not propagate in the area that God destined for you to be. Ganun ba, kapatid? Nakikita mo ba ang iyong sarili na ikaw ay asin ng sangkatauhan, asin ng mundo, asin ng sanlibutan na ang iyong presensya ay nagagamit ng Panginoon? Remember that most of the time, we affect the world around us not by too much talk. Hindi naman po tayo ginagamit ng Diyos na puro salita, pero ala namang nakikita sa ating buhay. Remember that most of the time, we affect the world around us not by too much talk or too much effort, but by simply being who we are. Tandaan natin yan. Ano ka? Ano ka, kapatid? Salt. You are a salt of the earth. That God use you not by anything else but by being yourself. That being salt. By being who you are. By being different from everyone else. Tandaan mo yan, iba ka sa lahat. Na ang presensya mo, pagdating mo ay kakaiba sa lahat. At ganon precisely gagamitin ka ng Panginoon. Hindi dahil sa napakarami mong sinasabi at hindi dahil sa napakarami mong ginagawa, kundi gagamitin ka ng Diyos by being simply different from others. By being different from them. Kung maglalasing sila, if they drink too much, then hindi ka ganun. If they gamble, kung mga nagsusugal sila, ang grupo na pinupuntahan mo ay nagsusugal, mahilig magsugal, hindi ka ganun. Kung ang pinupuntahan mong grupo ay mahilig sa chismis, hindi ka ganun. Kaya kung nagchichismisan sila at dumarating ka, titigil sila sa pagchichismis at sasabihin nila, oops, nandyan na si Mia, tumahimik na tayo, nandyan si Mia, huwag tayo magchismisan, magagalit si Mia. Nirerespeto ka nila. Wala ka pang sinasabi nun, but your presence makes a big difference. Nagagamit ka ba ng Panginoon? By being salt, by being exactly who you are. Kung paano kang ginawa ng Panginoon. You are a salt. Okay? If they have so many vices, marami silang bisyo, kapatid, nakikita nila, ikaw wala kang bisyo. Hindi ka nila maisama sa bisyo na ginagawa nila. Sapagkat napakita na kung anong testimony mo.
eh, hindi ka nalang makukompromise doon. Hindi ka nalang mahahatak. Eh, huwag natin isama yan. Hindi umiinom yan. Huwag nating isama yan. Hindi nagsasyabu yan. Huwag natin isama yan. Are your lives making a difference? If they lie to one another, nagsisinungaling sila, naggagamitan sila, gumagawa sila ng kung anumang kabalastugan sa buhay, nakikita kanila na hindi ka ganon. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa ng anumang kabalastugan sa buhay. You do not lie to them. Sinasabi mo ang katotohanan. And if they commit adultery, if they, kung nanonood sila, yung grupo na yon, maybe your classmates, or maybe your office mates, your workmates, kung nanonood sila ng board, nanonood sila yung, they are very fond of watching fornications, pornography, hindi ka ganon. Hindi kayong, ano yan? Uy, sali ko dyan. Kundi pag nakita ka lang dumarating at nanonood sila ng ganon, napapahiya sila. Ay, tigil yan. Nandiyan na si ano? Nandiyan na si Miko. Nandiyan na si Midel. Nako, nakakahiya sa kanya. Ganon ba ang buhay mo? Ang presensya mo ba ay nagiging kagamitan ng Panginoon para ma-prevent ang anumang kasalanan, para mag-propagate, para lumago? Ang presensya mo ba? Naaapektuhan mo ba ang mundo, ang nakapaligid sa iyo, na pag dumating ka, naaapektuhan mo ba sila na gumawa ng maayos at mabuting bagay? Nagagamit ka ba ng Diyos bilang asin ng sanlibutan? Tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin na hindi lang tayo niligtas ng Panginoon for the sake of salvation. At pagkayari nating iligtas, pwede na nating gawin kung ano ang gusto nating gawin. Pwede na tayong mabuhay sa mga kasalanang nais na ginagawa ng sangkatauhan. Na para bang ang pagkakaiba lang is pinili ka ng Diyos upang maligtas, and then pwede ka na rin maging kamukha nila basta ligtas ka. Wala pong ganoon. Hindi po ganoon ang katotohanan. Nililinaw sa atin ang ating Panginoon na meron kang paggagamitan. You are being saved. You are saved by God. For what? To display His glory. Na pag nakita ng mundo ang pagkatao mo, pag naalala ka nila, pag nakita nila ang buhay mo, kung paano ka mabuhay, hindi dahil sa marami kang sinasabi, hindi dahil sa marami kang ginagawang effort, your life, your very life, ay ginagamit ng Diyos para mapalaganap at mapalago ang kanyang kapurihan sa mundo. Are you the salt of the earth? Nagagamit ka ba ng Diyos bilang flavoring? Nagagamit ka ba ng Diyos bilang preservative sa pananampalataya? Nagagamit ka ba ng Diyos as a fertilizer para lumago ang gawain ng Panginoon? Nagagamit ka ba ng Diyos as a disinfectant para hindi lumago, hindi mag-propagate ang kasalanan o ang mga maling nangyayari sa iyong kapaligiran? Are you a salt of the earth? Mga kapatid, sa susunod natin pag-aaral, dadako tayo sa ginagamit pa tayo ng Diyos bilang ilaw ng sanlibutan. Nakikita ba natin yun sa ating sarili? But for now, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat muli pinakita niya sa atin ang dapat na dapat na gamit ng ating buhay. Pasalamatan natin ang ating Diyos sapagkat hindi niya tayo hinahayaang maligaw sa kung anumang kaisipan. Hindi natin makita na ang ating kaligtasan ay baliwala lang. Ang ating kaligtasan ay simple na isang desisyon lang ng Diyos na gustong gawin sa atin, pero walang magiging katuturan sa mundong ito.
pasalamatan natin ng ating Diyos at pinakita niya that we must be a salt of this earth. Kakaiba sa lahat. Ginawang kakaiba para matunton kung sino ang Diyos, para matunton ang kadakilaan ng Diyos at makita ang kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Let us give thanks to God. Dear God, our Heavenly Father, once again, we would like to praise you and thank you, Lord God, sa patuloy mong pagpapakilala sa amin, Panginoon, na kung ano kami dapat. Previously, Lord, pinakita mo ang mga characteristics na dapat meron kami upang makasiguro kami na isa nga kami sa iyong mga hinirang. The Beatitudes. At ngayon, aming Ama, salamat po. At pinapakita mo sa amin na dapat ang aming buhay ay nagagamit mo para maapektuhan sa maganda ang mundong ito upang makilala ka at madakila ka. Matuntun kanila ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggamit mo sa aming buhay. Lord, kung hindi po namin nakikita ang aming sarili bilang asin ng sanlibutan, if we do not see ourselves as a flavoring, para mapainam ang kalagayan ng mundo, if we do not see ourselves as a preservative, para magamit mo po kami para manatili ang iyong ministeryo. If we do not see ourselves as a fertilizer para lumago at yumaman ang iyong gawain. If we do not see ourselves as a disinfectant na ang aming presensya ay magiging dahilan para hindi lumaganap ang kasamaan at ang kasalanan sa isang sitwasyon. If we do not see ourselves as those na kailangang makita sa amin, Lord, umihingi po kami, Panginoon, ng iyong awa. Tulungan mo po kami, Ama, na ma-overcome namin, Panginoon, ang kalagayan na kung saan ay relax kami. Pumapayag na lang kami na walang nangyayari sa aming buhay, na hindi mo kami nagagamit, na kontento na kami sa pamumuhay sa aming sariling kapakanan lamang. Lord, kaawaan mo po kami. Have mercy on us. If we do not see ourselves as a salt of this earth, we are not making difference in this world, kung kapareho lang kami ng mga taong namumuhay sa mundo. Lord, make us very different from them. Use us as an influencer to change this world, this earth, for your glory, for good, and for your glory. Salamat po, Panginoon, hindi ka nagkakait ng kaunawaan. Hindi ka nagkakait, Panginoon, ng pagtuturo sa amin ng katotohanan. We are now enjoying your Lord, your wisdom. At nawa ang natutunan namin ay hindi lang mananatili sa aming isipan, kundi ito ay magta-translate sa aming pong mga buhay, na kami po ay magagamit mo upang naging kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ama, tinataas namin ang kaluwalhatian sa iyo. Sa iyo po ang karangalan. Sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong si Yeso Kristo. Amen, amen, and amen. Para sa ating doxology, mga kapatid, tumayo po tayo at ibigay ang buong pagpipitagan sa ating Panginoon. To Him who is able to keep us from falling, and to present us before His glorious presence without fault and with great joy.
to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority to Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen, amen, and amen. Uli po, ang papuri sa ating Panginoon, ang kapayapaan po dulot ng kanyang mga salita ay lagi pong sumaatin. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid.